Hello guys, kamusta na kayo? Ito ulit si Chef Sil Antonio. Ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video ganito. Kasi sasagutin ko lang yung tanong sa akin ng isa kong subscriber, isa kong follower, diba? Si Christian Ningal. Tinatanong niya kasi kung bilang messman o assistant cook, kung kailangan niya ng NC1. Ang NC1 kasi, ang NC, National Certificate, yan yung unang binibigay sa mga kumukuha sa TESDA. Pero ngayon kasi, meron natatawag na NC2 para sa mga chiefs cook, para sa mga messman, at mga assistant cook, yung mga garden manager, mga ganun, basta mga pangkusina. NC4 yata sa mga programmer. Ini-specify na TESDA ngayon. Ang kailangan mo bilang messman o assistant cook, ang kailangan mo NC2. Yan. National Certificate na NC2. Para binibigay ito o ina-award sa mga competent na tao para sa ina-apply niyang trabaho. Diba? Ano nga ito eh? Si OC dati. Certificate of Competency. Kailangan patunayan ng certificate na ito na competent ka. Ibig sabihin ng competent, yung kayang-kaya mo yung trabaho, panatagal loob mo sa bibigyan ng trabaho, hindi ka kabado, hindi ka nagdadalawang isip, competent ka, bigyan mo sa akin trabaho, kayang-kaya ko yan. Yun ang sinasabi ng certificate. Lahat ng pasigot-sigot sa trabaho na yun, magagawa mo. Ini-specify na certificate na yun. Yan. Saan mo kukunin to? Kukunin mo to sa TESDA. Mag-a-apply ka. Kasi i-award to sa'yo. Okay? I-award ng TESDA sa ito para maging isa sa mga certificate mo sa pag-a-apply sa barko. Para ipakita na certificate na to na kayang-kaya may trabaho. Okay? Christian Ningal. Yan ha, sinagot ko na yung tanong mo. Okay? Kailangan mo yan para mapatunayan na ang galing mo. Dati, napakadali lang kumuha sa test ng certificate. Kaya ng bayaran eh. Yung assessor, abutan mo lang, kausapin mo lang. Okay na, meron ka na. Kaya maraming messman o cook na di naman ganun kagagaling, di naman ganun ka-competent, pero may certificate, di ba? Hindi maganda yung ganun. Kailangan, pag in-apply mo trabaho, pag sumampa ka sa barko, kasama ng NC2 at iba pang certificate mo, kailangan matikas ka. Dahil, hindi nyo na itatanong pagdating sa barko, kawawa ka kapag hindi mo alam ang trabaho mo. Lilibakin ka, pagtatawanan ka, ko-questionin ka. At pinaka the worst nun, pauuwiin ka. Diba? Sa dami mong ginawa, sa dami mong pinagdaanan para makuha lang yung position na yon, para makasampa sa barko, pauuwiin ka lang. Kasalanan mo rin kasi. Kasalanan mo rin, kaya ka pauuwiin. Kasi, tumalon ka sa mga proseso. Kaya ang payo ko lang sa magiging messman o sa magiging cook, galingan. Mag-aral pa. Kasi may mga bagong dumarating. Kailangan talagang kaya mo yung trabaho. Hindi naman sasabing magaling, hindi naman sasabing excellent ka dapat. Kailangan kaya mo yung trabaho. Kung ano yung sasabi ng certificate, yun ang gagawin mo. Yun ang ipapakita mo. Hindi yung lahat ng nasa certificate, yung iba hindi mo kayang gawin. Ang the worst, iilan lang ang kaya mo, di ba? Nakakahiya. Nakakahiya sa ibang lahi. Di ba? Papakita mo ba sa ibang lahi na yung certificate mo ay nabibili lang? Gusto mo bang isipin na ibang lahi yon? Wag ganun. Hindi yun maganda. Kaya kailangan, pag nakuha mo yung NC2, panindigan mo, patunayan mo na competent ka. Panatag ka sa trabaho mo.
kayang-kaya mo yun. Yun lang, ha? NC2 ang kailangan ng mga ship's cook, messman, assistant cook, mga chefs, mga basta mga taga-gali, mga taga-kusina. Yan ang kailangan mong certificate. Yung NC1, wala na yun. NC2 na ngayon. Okay, Christian Ingal? Yun lang ang masasagot ko sa message mo sa akin. Okay? Kaya mga ka-salt and pepper, subscribe lang po tayo lagi. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa video. Sasagutin ko yan. Okay? Salamat sa mga nagsusubscribe at salamat sa mga nagpa-follow, sa tiwala sa akin. Okay? Yun. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless.